Naupo na nga bilang bagong PNP Chief si Lieutenant General Guillermo Eleazar. Pangako niya, lilinisin at ayusin ang kapulisan sa loob ng 6 na buwan. Paano po yan, Chief? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Stanley Gahete. Pag ito, pag nalaman natin, walang kapatawaran ito, tanggalin natin. But for those who will commit a minor infraction, hindi naman tayo sa reformative. Yan si Lieutenant General Guillermo Eleazar, ang ika-6 na PNP Chief ng Administrasyong Duterte. Ang gusto niya, malawak ang pagbabago sa hanin ng mga pulis. Masyado na raw kasing nadungisan ang imahe ng PNP dahil sa ilang paglabag ng mga pulis sa karapatang pantao tulad ng drug war. Magawa naman niya kaya ito sa loob lamang ng 6 na buwan bago magretiro? Posible raw yan basta't magkaroon ng masinsinang inspeksyon at supervision sa commanders. Gayon din ang maayos na recruitment. Pero ang paglilinis sa iba-ibang ranggo ay di magsisimula sa ibaba kundi sa mga nasa itaas. Dahil ako naniniwala na magdadalawang isig buwan na kalokohan. Ang sino mang pulis, kahit sila patrolman o general man, if they know na hindi sila ikukonsente ng kanilang commanders, ng kanilang kasamahan at ng organisasyon. Sa bansa kung saan pinapahalagahan ang kakilala at bata-bata system kaysa sa galing ng isang pulis, gusto ni Eleazar na basagin na ang ganitong gawain. Noong 1980s, nagaklas ang maraming general na nagdulot ng EDSA Revolution. Ito ay dahil na rin sa ilang mga opisyal na matagal na nakaupo sa kanilang posisyon dulot ng padrino system. Hindi na natanggal ang sistemang ito hanggang sa panahon ni Arroyo kung saan ibinalik ang revolving door policy. Pinauuna ko na, natatablayin ko sila. Ano pa magagawa nila? Chief PNP na po ako, di ba? Sa Nobyembre malalaman kung may magbabago sa PNP sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ibakuha natin yung trust and confidence na sinasabi ng iba na nawawala na sa ating mga kabayan. So through my leadership, ipakikita ko yun, kailangan kong tulong nyo. Mojo Stanley Gahete, hatid ang mukha ng balita.